faith book, the book of faith, the word of God, the Bible. Sa mapagpalang araw ng Martes sa ating lahat, kamusta po kayo? Muli, ito po ang inyong lingkod, Majesty Carino po, no, from Hillcrest to Cruz Naligas. Ayan, at tayo po muli ay nasa ating pong FBK, ang ating pong Facebook a day. Ayan, magandang araw po ng Martes sa ating lahat. At tayo po muli dumako sa ating pong talata ngayon pong oras na to, no, ngayon pong araw na ito. sa ating pong mga Kristiyano, talagang tinatawag tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya. Ano po? At talaga po yan ang kailangan natin bilang isang mananampalataya. Kaya nga tayo tinawag na mananampalataya, dahil tayo ay nananampalataya sa ating Diyos, no? Sa ating Panginoong Jesus. At sa pananampalatayang yun, nagiging ganap ang ating mga dalangin. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayon pong oras na to, no? Ayan. Ang ating pong talata ay matatagpuan po natin sa Mark chapter 11 verse 22 to 23, o Marcos chapter 11 verse 22 to 23. Ang sabi po dito, sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari." Pagkapurihin po ang salita ng Diyos. Ito po mga kapahayagan, ito po, no, ay sumasalamin malinaw sa buhay natin, no, na may mabibigat na pagsubok, malalaking problema na dumarating sa ating buhay. Na madalas sa mga pagsubok na yan, yung mga problema na yan, no, e tila ba mga bundok o mga gabundok ang laki, lalo pag nagkakasabay-sabay pa, no? Maraming bayarin, may sakit, o merong may karamdaman, problema, no? Problema sa trabaho, problema sa pera, pinansyal, problema sa school, at problema sa asawa, problema sa pagsasama, at kung ano-ano pa. At ito rin ang nagiging sanhi, madalas, ng malalaking hadlang din sa atin para hindi natin makita ang pagpapala at pagkilos ng Diyos, lalo kung sino siya sa ating buhay. Kamakailan lang po, nagkasakit po yung baby namin na 3 months old, no? Si Zechariah. So yun nga po, 3 months old pa lang siya. Sabi ko nga, bago sa amin yung sitwasyon na yun, yung karanasan na yun, no? Kaya medyo natakot kami mag-asawa. Actually, pag nagkakasakit talaga yung anak namin, syempre unang anak, natatakot kami. Hindi namin alam kung anong gagawin. Pero naalala ko yung verse namin, no, sa church, sa Hillcrest to Cruz Naligas, noong 10th year anniversary namin, March. Ang verse noon, ang team, verse team namin noon is Psalms chapter 23. Psalms 23. Alam na alam natin itong verse na ito. Psalms 23 verse 4. Yan. Pinanghawakan namin yan. Naging makapangyarihan itong talatang ito habang ipinapanalangin namin ang anak namin. So, ayun yung naging sandigan namin. Humingi din ako ng prayer sa mga pastor natin sa Hillcrest. Then, last Monday, ito na, nagpa-check up kami. Okay na si baby namin, si Zechariah, okay na siya. Expect nga namin, baka may problema siya sa lungs. Pero sabi ng doktor, clear yung baga niya, clear, no? Sipon lang daw yung problema niya. Ngayon, medyo nakaka-recover naman na yung anak namin. And yun, makulit na ulit. Actually, bago pa kami makapunta sa doktor, medyo okay na si baby namin. Okay na siya.
And I do believe yun ang resulta ng aming pananampalataya sa Panginoon. Pero yun nga, nakaranas kami ng takot, naguluhan kami. Siyempre, hindi namin alam kung gagawin. Pero sabi ko nga sa asawa ko, Diyos ang bahala dyan. Kaya pagkatiwala natin yun sa Panginoon, pagkatiwalaan natin siya. Kaya kung tayo po, gaya ng sabi ng Panginoong Jesus no, sa ating talata, na tayo ay manalig lamang sa Diyos, manampalataya ng walang pag-aalinlangan, mangyayari at mangyayari po ang ating mga panalangin sa Panginoon. Kung hindi kami nanalig, no, hindi kami nanampalataya, hindi namin alam saan kami dinala ng takot na yun, takot namin pag-aalala. Pero buhay na buhay ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang mga anak at sa mga hindi nag-aalinlangan sa kanya. Matagal na po namin nasaksihan yan, nararanasan yan, kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay namin. Actually, kahit nung buhay pa si Pastor Noel, talagang ganun. Kaya, manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus nang walang pag-aalinlangan. Nang sa ganun, sa buhay natin, ang ating mga dasal ay may kaganap. Yun lamang po. Muli, magandang araw ng Martes po sa ating lahat. At makita-kita po tayo ulit. Salamat po. God bless.